So just to get to know Benji Parat a little bit more. Syempre ako na surprise ako, promise ha, hindi ko alam na ikaw yung guest kasi doon ko lang nalaman nung Tower of Power. Buti na lang nilagay nila yung clue na yon. Pero ito, merong prepare na game yung aming producers for you, okay? Mm. Ang tawag dito, ako yan or di ako yan. So sasabihin ko yung situation, tapos sabihin mo lang, ako yan or hindi ako yan, di ko yan ginagawa. Okay, game. Okay. So first, nanonood ng basketball games ng mga anak? Ako yan. Kinakabahan ka pag pinapanood mo sila? Ito actually, ang story niyan is hindi ako nagpapakita during their games when Andre and Kobe was still playing during high school. Kasi ayoko nung pag dumating ka ron is people will compare them to you. And secondly, is ayoko nung pagtingin ng mga bata nagkamali. Alam mo yung mape-pressure. So, hindi ako nagpapakita and they will tell me na, Dad, we have a game. Are you going to watch? I have work. Pero I'll try, ha? I'll try. Pero wala akong work noon. And then, dun lang ako sa isang exit na nakatayo lang ako. And every time na may timeout, umaalis ako. Yun. And wala silang narinig sa akin. If they play good, they play bad. Wala silang narinig sa akin. For me kasi, pinagalitan ka na ng coach and that's enough. So, ladaanan ko na yan. So, kumbaga, only kung magtatanong sila, tsaka ka lang magsasabi. Saka lang magsasabi. Kaya lang, I don't, kumbaga, argue with what ever their coach are telling them. Pag sinabi, sabi ni coach, ganito kasi sabi ko, then follow your coach. Kaya nga coach yan. Pero dad, yung tinuro mo, kalimutan mo muna yun. So, ganun ako. So, pero skills, yeah, pag nagpaturo, game ako. Nice. Eto, second. Oh wow, magbibigay ng bulaklak sa asawa kahit hindi special day. Well, it's... Yung totoo. Yeah. Pag special lang talaga, sorry. Special. Okay, okay lang. Well, walang judgment. Birthday, you know, wala. Birthday, anniversary, ganyan. Okay na yun, may mga kilala nga ako kahit special day, hindi pa nagbibigay. No, kasi kami ng wife ko, very ano kami, ano na kami, kumbaga parang, ano tawag dito, mature na kami na kung ano yung kailangan. Mm-mm. Na minsan kasi magbibigay ka ng surprise na alam mo, uy okay to, magandang surprise to, pero the back of your mind na, hindi naman niya magagamit po eh. Masusurprise lang siya eh. So ngayon nag-uusap kami. Sabi ko sa wife ko, bigyan na lang kita ng regalo for 1 year. Ando na yung Christmas, ando na yung birthday, ando na yung Valentine's Day, Mother's Day. Kumaga, iponin ko na lang kung ano yung kailangan mo. Sabi niya, mas okay ako ron. And then yung, every occasion naman. So nagbibigay lang ako ng flowers, chocolates. That's it. Pero yung isang buo, doon ko na lang binibigay. One time, big time? So, ibig sabihin, One time, big time. Pag hindi pa naman niya kailangan, let's say 1 year na, anong gusto mo? 1 year na. Wala pa akong pakilaman, sige, punin na lang ulit. Ganon siya, naintindihan niya. And then, bigla niya sasabihin, kailangan ko na. Sige, ano kailangan mo? Ayun na, nagkakaintindihan kami. Pero siya, kabaliktaran, alam niya kung ano yung kailangan ko. Maliliit. Every time, let's say, katulad na nag-uusap tayo, nanabanggit ko, kumbaga, mabilis niyang ma-memorize na, kailangan niya to. Ginagamit niya lagi ito. Ito yung sinabi niya sa akin. So, bigla lang, kailangan ko nito. Ito yung pantalon na gusto ko. Ito yung shirt. Ayun, yun ang maganda naman sa kanya. Babae lang yata nakakagawa nun. Eh, no? Yung lalaki. Part mo ng pagiging babae. Oo, naalam ka agad kung anong gusto ng lalaki. So, hindi pa sinasabi. Kasi babae naman sasabihin nila, minsan sinasabi mo na dun sa asawa mo. Hindi pa rin niya mag-gets. Actually, totoo yan. Maling kulay, maling size. Ayan, oo, totoo yun. Hindi naman ito yung bulaklak na gusto ko. Ay, hindi ba yan? Kala, hindi narinig ko eh. Pinangalan ko eh. Ito, last naman. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon to go back in time, basketball pa rin ba ang pipiliin mong sport? Oh yes, definitely. Parang sa akin kasi basketball is my hobby.
my career. Kumbaga, I'm happy doing it. Andun na lahat eh. Yun na yung andun pag, especially nung nagsimula ako, natuto ko. Parang even at home, lalabas ako, makikipaglaro pa rin ako. And I'm enjoying the game. And after that, I will watch TV still. Alam mo yung puro basketball. Pati yung conversation is about basketball. I'm in. Pero meron ka bang ano, recreational sports aside from basketball? Ah, yes. Nag-golf ako, nag-badminton ako. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Pero basketball pa rin ang number one love. Number one love, pero sa ngayon wala na. Hindi ko na magawa. Oo. So sila na lang pinapanood ko. At least may involvement ka pa rin kasi nandun ka pa rin sa venue, di ba? I mean, nafe-feel mo pa rin naman yung excitement pag nag-a-analyze ka ng game, di ba? Yeah, actually, tumigil na ako nang tapos biglang si Andre at si Kobe, they're into basketball and then sabi ko, I need to go back. I need to watch kung ano na yung mga... Alam mo ba na may malalim palang dahilan kung bakit pinapalo ng mga gorila ang mga dibdib nito? Pagdadabog ba yan? O pagyayabang dahil natural silang sakalam? Ang gorilla ang tinuturing na largest living primate sa buong mundo. Dalawang species lang meron ito. Namumuhay ang mga ito na magkakasama at troops ang tawag sa kanilang grupo na hanggang 30 ang miyembro. Maring isipin natin na kapag pinapalo ng gorilla ang dibdib nito ay senyales ng pagiging agresibo. Pero ayon sa mga pag-aaral, kabaligtaran ang ibig sabihin yan. Natuklas ang pinapalo ng gorilla ang dibdib nito para makaiwas sa anumang violenteng aktibidad sa paligid. Sa pamamagitan kasi ng mga tulog sa pagpalo ng dibdib, nalalaman ng ibang gorila na hindi ito kakasa sa hamon, kaya kusa na lang aatras. Ang pagpalo ng gorila sa dibdib aabot daw ng hanggang 500 pounds sa bigat. Dapat alam mo na hindi lang tao ang gumagamit ng body language para magkaintindihan. Maging ang mga hayop may kanya-kanya ring paraan ng pag-uusap. Yan ang dapat alam mo. Heto na ang mga balita at kwentong dapat alam mo. Iba sa nakagawian, may dinagdag sa inensayo sa earthquake drill kanina. Kung ano yan, alamin mamaya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, naka-reunion ang kanyang mga dating kalihim. May ikinuwento tungkol sa nararanasan niyang health issues. Sa kabila ng pagluluwag sa COVID-19 restrictions, bakit kanselado pa rin ang prosesyon ng itim na Nazareno sa Quiapo sa 2023? At may paraffol para sa mga magpapabakuna contra COVID. Ang premyo, kotse at condominium unit. Abe, saan ba yan? Meet the adorables for babies na tinalo pa ang ilan sa atin pagdating sa travel goals. Ano bang kailangan asikasuhin ng fur parents para madala ang kanilang pets abroad? At kilalanin natin na mag-ina na ang bonding ay pagbibisikleta. Pero siyempre, para sa kids, safety first. Paano ba yan dapat tinitiyak ni mommy? Mga kapuso, usapang ekonomiya na dikit sa mga isyong malapit sa sikmura. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. On the road to recovery na raw ang ekonomiya ng Pilipinas ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, makikita yan sa patuloy na paglago ng ekonomiya na ayon sa Philippine Statistics Authority ay umakyat na sa 7.6% nitong third quarter ng 2022. Ayon kay Balisacan, nakaapekto pa nga ang inflation o pagmahal ng serbisyo at bilihin at maging ang pagtaas ng interest rates sa economic performance ng bansa. Baka raw mas maganda pa ang mga numero kung mas mababa sana ang inflation. Maganda raw ang posisyon ng Pilipinas tungo sa recovery. Ikalawa sa Vietnam at nasa unahan ng Indonesia. Pero kailangan daw bantayan ang inflation at pagbaba ng halaga ng piso. Kaugnay naman sa inflation ng dole, aminadong lumiliit ang halaga ng sakot ng mga magagawa dahil sa pagmahal ng pangunahing bilihin. Gayunman ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, hindi pwedeng magpadalos-dalos sa pagpapasya sa inihirit na dagdag sakot ng ilang grupo. May ipinatupad na kasing dagdag minimum wage sa maraming rehiyon nitong Hunyo lamang.
Karamihan din daw sa small and medium enterprises hindi kakayanin ang panibagong dagdag sahod. Isa raw sa pinakamalaking hamon ngayon pagdating sa sahod at inflation ang pagkaantala ng global supply chain at gera sa Ukraine. Pangulong Marcos hinikayat ang mga negosyante sa Cambodia na mamuhunan sa Pilipinas sa CEO Roundtable Meeting na dinaluhan ng Pangulo. Sinabi niyang kailangan ng gobyerno ng Pilipinas ang makakatuwang mula sa private sector habang buwabawi ang ekonomiya. Bukod sa mga negosyante, makakapulong din ng Pangulo ang ilang heads of state sa sidelines ng ASEAN Summit. Ang iba pang detalye sa pagdalo ng Pangulo sa ASEAN Summit, abangan mamaya. May nadagdag sa karaniwang earthquake drill na ginagawa kaninang o na ginawa kaninang umaga. Yan ang pagtugon sakaling tumama ang mapapinsalang tsunami. Pagpatak ng alas 9 ng umaga, pinatunog ang alarm button, hudyat ng pagsisimula ng earthquake drills sa Parañaque City. Nakatuon ang drill sa paghahanda sakaling tumama ang 8.3 magnitude na lindol at manalasa ang tsunami. Nag-duck, cover, and hold ang lumahok sa drill. Nakaalalay din ang Coast Guard sa mga mangingisdang nasa laot hanggang sa makarating sila sa mataas na lugar. May nakaantabay ding aerial rescue para sa mga mangingisdang nangangailangan ng tulong. Sa Quezon City naman, kasama sa earthquake drill ang pagsasanay sakali namang magkasunog matapos ang lindol. Ayon sa NDRRMC, tuwing fourth quarter ng taon, kasama ang tsunami training sa nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong mas maluwag na ulit ang pagbiyahe, ready ka na bang mag-travel abroad? O baka naman daig ka pa ng ilang pets na ito na traveling in style? Ang iba nga eh, makapag-migrate na. And someone, yeah, what happened to your face, yeah? Pasyal-pasyal kapag may time. Wala kayo sa mga asong ito. Hindi lang basta na masyal, nag-migrate pa sila, ha? Para sa pet parents na curious dyan, pet traveling. Ganito yan. Meet Dex, ang cute na dachshund na bumiyahe from Davao to Ohio, USA. Nitong Setyembre, sumakay sa aeroplano si Dex at bumiyahe ng kulang 24 oras. Sitting pretty pa nga itong si Dex dahil kasama niya si Kella sa loob ng plane. Nax, behave ha! Ang golden retrievers naman na sina Claus at Maze nakabuo na raw ng pamilya sa Canada. Na-experience na rin nila ang iba't ibang season sa bansa mula nang dalhin sila niyan. Halos isang buwan daw ang inabot para makumpleto ang travel papers ng kanyang mga alaga. Sana all eh. Ano nga ba mga dokumentong kailangan para makasama sa biyahe abroad ang inyong pet? Dapat din bang may passport ito? Sundan ang buong kwento maya-maya lang. Abangan niyo po yan. Heto bang mga dapat? Alam mo anong masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaugnay ng suspendidong hepe ng Bucor sa pagpatay kay Percy Lapid? Ano bang real score sa pagitan ni River Cruz at Julian San Jose? At anong kinahinatnan ng nampato ng itlog sa hari at reyna ng Britanya? O huwag lilipat ng channel ha, magbabalik pa ang Dapat Alam Mo! Process po na nag-record ako, may narinig akong umiyak na bata. Hindi ko na lang pinapansin kasi hindi ko gustong mag-overthink. A few minutes, tumatayo yung mga balhibo ko dito. May tao, wala naman si Alexis, tapos yung pinto nakalak. Maraming naglagalaw, mayroong nagsasalita, pero walang tao. Hello.
palagi akong may na-feel. Kung matutulog ako, parang bangungot. Palagi na lang may tatabi sa akin. Bumubulong sa akin na lumingon ka doon. Kaya lumingon ako sa left ko. Pagkatapos noon is may nakita akong black na babae nakatayo sa noon ni sir. May hinihila sa akin na parang naitim na babae. Gusto niyang palabasin niya ako doon sa kwarto kasi parang mensahe niya, bakit doon ako natulog? Araw ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit and Related Summit sa Phnom Penh sa Cambodia. Kanina nagkaroon ng royal audience ang Pangulo kasama ang iba pang ASEAN leaders kay His Majesty Norodom Sihamoni. Sa roundtable discussion kasama mga negosyante sa Cambodia, sinabi ng Pangulo na tamang direksyon ang tinatahak na ekonomiya ng Pilipinas. Hinikayat din niya ang mga negosyante sa Cambodia na mamuhunan sa Pilipinas. Layunin daw ng gobyerno palakasin ang manufacturing sector. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Posible din daw na makausap niya si French President Emmanuel Macron kaugnay sa usapang nuklear. Kaugnay naman sa issue ng West Philippine Sea. Nais itong talakayin ni Pangulong Marcos sakaling makapulong niya si Chinese President Xi Jinping. Gayunman, kasama si President Xi sa delegasyon ng China sa ASEAN Summit. Si Chinese Premier Li Keqiang ang pinakamataas na opisyal nilang dumalo. Samantala, bago umalis para sa ASEAN Summit, nagsalita si Pangulong Marcos tungkol sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Naniniwala ang Pangulo na dapat hayaang umusad ang investigasyon sa krimen. Nang tanungin kung may taong may mas makapangyarihan kay Bantag na nasa likod ng pagpaslang kay Lapid, sinabi ng Pangulo na hindi pa tapos ang investigasyon kaya hindi muna siya gagawa ng deklarasyon hanggat hindi sigurado. Ikinababahala naman daw ni Pangulong Marcos ang pagkakadawit ni Suspended Bureau of Corrections Chief General Bantag sa pagpatay kay Lapid. Gusto rin daw malaman ng Pangulo kung ano nangyari sa loob ng New Bilibid Prison at iba pang mga reklamo laban kay Bantag. Ayon naman sa kapatid ni Percy na si Roy Mabasa, magandang development ang bagong pahayag ng Pangulo. Makikita rito na nanindigan ng Pangulo na hindi pa tapos ang investigasyon. Hudyat daw ito na dapat laliman pa ang investigasyon na lumalabas ang katotohanan at paghahanap ng hustisya. May inamin si River Cruz tungkol sa real score sa pagitan nila ni Asia's Limitless star, Julian San Jose. Sabi ni River, may special friendship sila ni Julian at nasa stage ng getting to know each other. Very personal nga raw ang Julieverse concert sa November 26 dahil si Julian ang makakasama niyang mag-perform. Si Julian daw kasi ang nakapag-inspire kay River na tumugtog ng musical instruments at abutin lalo ang kanyang mga pangarap. Kakantahin ng Juliever ang well-loved OPM songs na talaga namang mapapakilig sa mga kapuso. Special guest din sila Mavlin, aka Mavi Legaspi and Kailin Alcantara. OMG, may pa-surprise sa fans si Padre Salvi ng Maya Clara at Ibarra. Good news ang dala ng mag-asawang Juancho Trevino at Joy Spring. Now somebody, anybody, everybody's cool!
sa kanilang pagkasa sa Squirrels in My Pants trend na nireveal ang baby bump ni Joyce. Say niya sa kanyang IG post sa April 2023, siya manganganak ng kanilang baby number 2. Full support naman sa kanyang pregnancy journey ang kanilang showbiz friends at followers. Ito pa ang mga dapat alam mo. Tatlong aksidente, may tumatawid, may nangangaroling at may nagde-deliver. Isa sa kanila, patay. Ang health update kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang magpa-MRI at CT scan kamakailan. At kondo, kotse at motorsiklo ay pwedeng mapalanunan kung magpapabakuna. Saan yan? Alamin yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Dapat. Alam mo! Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Begin building up 15 to 20 years before the memory loss, and then later the tangles start occurring and then the nerve cells get smaller. So it makes sense to try to intervene early and reduce the plaques. If there's enough amyloid removal, then there can be clinical benefits. Mga kapuso, may update si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa lagay ng kanyang kalusugan. Sa reunion niya at ang dating niyang cabinet secretary sa Makati, sinabi ni Duterte na may nararamdaman siyang tinatawag na tremors. Una raw inakalang Parkinson's disease yun, pero matapos ang MRI, CT scan at iba pang pagsusuri, napag-alamang dulot ito ng trauma dahil sa mga dating niyang aksidente sa motorsiklo. Wala naman daw nakitang problema sa kanyang MRI at CT scan. Sa reunion, isa-isang kumanta mga dating cabinet secretary, pati po si Duterte. Samantala, abiso po sa mga kapusong deboto ng itim na poong Nazareno. Kanselado pa rin ang prosesyon ng imahen sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa Quiapo Church, napagpasyahan nilang kanselahin muna ang mismong prosesyon dahil may COVID-19 pandemic pa rin. Isinaalang-alang din daw ang kaligtasan ng milyong-milyong deboto dahil posibleng dagsain palalo ang traslasyon kung itutuloy ito sa susunod na taon.
Base rin daw ito sa konsultasyon nila sa Manila LGU at pulisya. Tuloy pa rin naman daw ang iba pang aktibidad para gunitain ang poon, gaya ng pagpupugay o yung pagpapakalik at paghawak sa poon na gagawin sa Quirino Grandstand at simbahan. Dinagdagan din ang mga misa. Bigati ng mga premyo sa raffle para sa mga kabataan sa Cebu City na magpaparehistro online at magpapabakuna kontra COVID. 2 condominium units, 1 kotse at mga motorsiklo lang naman ang major prizes na pwedeng mapanalunan ng mga kabataang edad 5 hanggang 17 na magpapabakuna. Ayon sa Cebu City LGU, layo ng raffle na mahikayat ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Tumulong din daw ang pribadong sektor dahil sila ang nag-sponsor sa mga premyo sa raffle. Ang Grand Raffle Draw ay gagarapin sa February 23, 2023. Sa datos ng Cebu City LGU, wala pang 50% sa bilang ng mga batang naka-enroll sa public schools ang nakakapagpabakuna. Nagningning ang San Guillermo Parish Church sa Talisay, Batangas. 3, 2, 1. Main attraction ang giant Christmas tree. Instagrammable naman ang tunnel of light sa tapat ng simbahan. Inabangan din ang mga taga roon ang engranding fireworks display. Batang hindi na nagising dahil sa nakamamatay na kamandag. At ang mainit na pagsalubong sa SB19 sa Los Angeles sa Amerika. Huwag po tayong BBTU, magbabalik pa ang mga balita at kwentong dapat alam mo! Ibebenta po talaga ako, Mama. Paalala ko lang po. Ito pong damit, Ma'am, hindi po ito modeling, Ma'am. Opo. Yung live selling po ito, live selling po, live selling. Ano po yung binibenta nyo? Nagbibenta po ako ng mga appliances. Nakikita nyo po, ilipo ng window blinds. Wala po akong window blinds. Ikaw nga nabubulagan ka na sa pagmamahal sa kanya kahit di ka naman talaga niya gusto. Magkamukha mo daw yung tao para kayo sa isa't isa. E feeling ko magkamukha tayong dalawa. Huy! Nag-overthink na naman ako. Hindi po kasi nung umpisa po, akala ko talaga seryoso yung mga tanong nila. Kasi siyempre, minsan, natatamad na din ako na puro pagbebenta lang ako. So, minsan, sinasagot ko na lang din. Eh, ang kaso kasi minsan, sa sobrang dami nung tanong nila, mas marami pa po yung tanong nila na walang kinalaman dun sa damit na binibenta ko. Grinding kasi minsan tawag dito, may araw talaga na wala. May araw na sobrang alat, pero may araw din na sobrang okay yung benta. Kapag malungkot ka ngayon, that's fine kasi bukas pwede ka pa naman ulit makabenta. Business
sa pagtuturo at iba pang gawain, eh may time pa rin para sa bond ang isang mommy na nakilala namin. Tama yan, Pat. Ang bonding niya sa mga anak niya na busog na busog sa pag-aalaga, pagbibisikleta. Pero safety first, ha? Lalo kapag pumapadyak sa kalsada. Ang pagbibisikleta, hindi lang para sa mga sporty o adventurous. Perfect din para sa bonding ni na mommy at baby. Ang busy mom na si Corina, maaga pa lang abala na sa pag-asikaso sa pagpasok sa klase ng kanyang mga anak na sina Ada at Thea. Sa parehong eskwelahan din siya nagtuturo. Ang bisikletang ito ang gamit ni Corina sa pag-atid sundo sa kanyang mga anak. Nagsimula ang biking journey nilang mag-iina nitong pandemya. Nung nag-lockdown at wala kaming kotse, wala kaming paraan na mag-grocery, naghanap kami ng bike. So yung unang binili ko is a folding bike. Ginamit nga namin pang grocery at later 2020, medyo may mga nagbubukas ng mga park. Naisip kong dalhin din yung mga bata sa pagbabike ko. Sa halagang 6,500 pesos, nabili niya ang bisikleta o mamachari sa isang surplus store. Nakita ko rin na sa Japan, may mga bike na tinatawag nilang mamachari, which means mom's bike in Japan. Pinalitan ko lang yung rear na gulong, tapos yung mga cable ng brakes, tapos yung brake pads. Nung binili ko siya, isa lang yung seat niya, tapos dinagdag ko to. Suot ang helmet, ready na pumasok sa school ang mag-ina. Ang bunsong si Ada ay nasa harapan at si Thea ang nasa likuran. Yung unang practice ko, nilagyan ko ng 6 gallon ng tubig, nilagyan ko ng dalawa. Para makita ko lang yung balance. Pero sa totoo lang, madali lang siyang i-balance kahit mabigat yung dalawa. Ang kids, behave na behave. Tinuturuan ko lang silang huwag tumayo, ganun. Pero madali lang naman, alam naman nila eh. Pati yung mask and helmet, ano rin namin, hindi kami lalabas kung hindi kayo naka-mask at hindi kayo naka-helmet. Ayaw talaga nilang umuwi pag nagbabike kami. So pag pa-uwi na kami, nagagalit na sila. Bike-friendly raw ang mga kalsada sa kanilang komunidad. Pero doble ingat pa rin si Corina sa kanyang pagpapadyak. Una, mabagal lang naman talaga kami. Diba? Hindi naman kami nakikipagkarera. Pinapadaan ko naman yung mga kotse pag safe. Sa stoplight, mas okay kung mauna kami. Hindi ko ito ginagawa kasi nagmamadali ako. It's because pag nasa harap ako, makikita niyo ako pag ano pag umabanti kayo. Pag nasa tabi ako, baka hindi niyo ako makita, 'di ba? At baka ano pa kami na sideswipe. Nasa 2 kilometro layo ng kanilang bahay sa eskwelahan. Kahit option ang sasakyan, mas pinipili pa rin niya ang pagbibisikleta. Kahit may kotse ako, mas gusto ko pa rin magbike para ihatid yung mga anak ko sa school kasi una, mas mabilis siya. Hindi kami naiipit sa traffic. Siyempre, nakakatipid kami sa gas, sa parking, kasi libre yun. Isa pang maganda, hindi kami nakaka-pollute. Hindi kami gumagawa ng exhaust and pollution. Sa akin, importante kasi yun kasi nakatira kami dito sa Metro Manila at marami talaga kami nahihingang particulate mga exhaust ng kotse. Itong bisikleta ko, medyo may kamahalan ito because it's a collector's item. Ano ito eh? Dario Pegoretti. Si Dario Pegoretti ang isa sa pinakasikat na bike makers sa Italia. Ito yung gawang kamay niya. Yung mismong frame, steel, siya mismo ang naghinang nito. Siya mismo ang nagpintura nito. It's a work of art, ika nga. So it's my forever bike na kahit kailan, hindi ko na makakawalan. Pagka nagbibisikleta ka, importante na ang mga senses mo very alert. Dapat nakatingin ka sa paligid. Meron tinatawag na peripheral vision o wide vision. Dapat ginagamit mo yan. Habang nakatingin ka sa harap, nakikita mo rin yung gilid. This is for safety. Importante yan para hindi ka mabangga ng kotse at hindi ka maaksidente. Aling Corina, talaga namang nakakabilib ka dahil nagbibisikleta ka. And you do it for love, out of love. Ginagawa mo para ihatid mo yung anak mo sa eskwela. Maganda yan para sa katawan mo. Lalong haba ang buhay mo at lalo kang mamahalin at maraming mga taon ng pagmamahal. Keep it up! Kung dati ordinaryong bike lang ang tingin natin dito, ngayon nagiging katuwang na ng isang ina ang bisikleta. During the pandemic, it was really good for me. Ang saya talaga kasi freedom talaga. Kahit saan akong pumunta, okay lang. At mas mabilis siya kaysa maglalakad. Hatid din ito ang napakaraming benepisyo sa ating kalusugan at kalikasan. Patunay na biking is fun!
since we will be having a Filipino wedding, we want to make sure na talaga yung madedepict niya talaga is yung everyday to day life ng mga Pilipino na mag-asawa, na mamalengke, tapos minsan is ano pa ba nasa kung ano-anong racket mga ginagawa para mabuhay bilang mag-asawa. Kumbaga sa hirap at sa ginhawa. Is less than 2 hours lang. Alas 6, iuno na ng gabi. Ito na ang mga naabang balita at kwentong Dapat Alam Mo! Lalaki, nahulog mula sa sinasakyan niyang bangka. Tatlong lifeguard to the rescue. Tagumpay kaya sila? Lolang nabangga ng motor. Batang nangangaruling na nabundol ng SUV. At truck na tumagilid habang nagdi-deliver ng baboy. Sa mga insidenteng yan, isa ang patay. 7 anyos na bata, hindi na nagising dahil sa tuklaw ng kobra. At sa Britanya, anong ginawa ng hari at reyna nang batuhin sila ng itlog? Kumusayin natin ang lola na kaya para uminom ng alak. At 65 years old, kasama pa niya ang kanyang mga amiga. Pero may paalala dyan ang mga doktora. Panoorin natin mamaya yan. Kakaiba, no? Shot puno. Etong kakaibang take it away naman na ang main ingredient ay kuliglig. Kakasaka bang kumain ng sweet and spicy crickets? Mga lola at batang nabundol, isa sa kanila nangangaruling daw. Paspasan natin ang mga balitang Dapat Alam Mo! 82 anyos na lola patay matapos masalpok ng motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur. Nakatawid na sana ang biktima nang bigla siyang salpukin ng paparating ng motorsiklo. Bumagsak ang ginang at ang rider. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo. Nadala pa sa ospital ang biktima na nasawi rin kalaunan. Maharap ang rider sa kawalang kaso. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha ng pahayagang rider. Truck na may kargang baboy tumagilid sa Baguio City. Ayon sa pulisya, nabangga ang truck ng isang dump truck na mabilis ang takbo. Nakaladkad ang truck na may kargang baboy hanggang tumagilid ito. Sugatan ng driver ng truck na agad isinugod sa ospital. Ligtas naman ang pahinaante nito. 6 na baboy ang nasawi sa insidente. Magkaharap naman sa istasyon ng pulis ang may-ari ng mga truck na sangkot sa insidente. Batang nangangaruling lamang sana. Sugatan ang mabundol ang isang SUV sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa barangay, nangangaruling ang 12 anyos na biktima para makabili ng gamit sa eskwelahan. Nabundol ang SUV ang biktima habang patawid ito. Agad namang dinala sa ospital ang bata. Hindi raw alam ng kanyang pamilya ang pangangaruling niya. Nagharap naman sa barangay ang pamilya ng biktima at ang driver ng SUV. Isang miyembro ng Gen Z ang wagi sa US Congress kasunod ng midterm election sa Amerika. Wagi po ang 25 anyos na Democrat na si Maxwell Alejandro Frost bilang congressman ng 10th District sa Florida. Siya ang kauna-unang Gen Z at unang Afro-Cuban na manililbihan sa US Congress. Batay sa latest update ng Reuters, tabla ang 2 partido sa Senado at may tig 48 seats. Ngunit sa US House seats, 210 seats ang nakuha ng Republicans, mas marami sa 192 seats na nakuha ng Democrats. Pinuri naman niya ni dating Presidente Donald Trump na dati nang nagpahiwatig na tatakbo muli sa 2024. Ang dati naman niyang katunggali na si incumbent President Joe Biden, tinawag pa rin na good day para sa demokrasya ang midterm elections. Sinabi rin niyang may intensyon siyang tumakbo para sa ikalawang termino pero dedepende raw yun sa kanyang pamilya. 8 years old na si Biden ngayong buwan. Kanya-kanyang pasikat sa gimmick at stunts ang mga nagnanais na makapasok sa Guinness World Records.
sakay ng isang quad bike sa Dubai, UAE. Sunod-sunod na pinatalbog ng isang lalaki ang bolang yan gamit lang ang isang paa. At hindi pa siya nakontento dahil nag-attempt din siya ng record ng pagpapatalbog ng bola habang nakalimbitin sa isang kamay. Sa London, United Kingdom, ang isang lalaki nagpasigat sa pagsosolve ng pinakamaraming Rubik's Cube habang sakay sa isang skateboard. 21 beses namang nagpatumbling ng patalikod habang naka-blindfold ang isang taga-Orlando, Florida sa Amerika. At 3 Guinness World Record lang naman sa pag-handstand ang nasungkit ng isang taga-Mexico City. Matapos ang successful New York concert ng P-pop group na SB19, ay nasa Los Angeles, California na ang grupo para sa next leg ng kanilang Where You At World Tour. Sa airport pa lang ay mainit na ang pagtanggap ng 18s complete with banners, flowers at iba pang regalo. Grateful daw ang grupo sa pa-welcome ng fans. Asahan daw ang all-out performance ng grupo na meron pang something new. Mapapanood ang SB19 sa Avalon sa Hollywood, California sa Sabado. Excited na raw ang South Korean-Japanese boy group na TFN na ma-meet ang kanilang Pinoy fans sa weekend. Hi, we are TFN! Nagpapasalamat din ng TFN sa mainit na pagtanggap ng fans sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Nitong Martes na guest ang TFN sa unang hirit. Pinerform din nila ang kanilang latest single na Amazon. Bukod sa fan meet, looking forward din daw ang TFN na makakollab ang SB19. Gusto rin daw nilang maglibot sa Manila at i-try ang ilang Pinoy food gaya ng crispy pata. Papunta na raw ang buong mundo sa highway to climate hell ayon sa United Nations. Sinabi yan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa 27th UN Climate Summit o COP27 Summit na ginaganap ngayon sa Egypt. Kahit daw kasi ilang taon nang isinasagawa ang Climate Change Summit, mabagal pa rin ang pag-usad para maisalba ang planet Earth mula sa climate change. Sabi ni Guterres, sa leader ng iba't ibang bansa, dapat magkaroon ng kooperasyon ang pinakamayayaman at pinakamahihirap na bansa para mapabilis ang paglipat sa mas malinis na fuel sources imbis na umasa sa fossil fuel. Malalaman mo raw ang tunay na kultura at sarap ng pagkain ng ibang bansa kapag natikman ang kanilang street food. Naniniwala ako dyan, Kuya Kim. Gaya sa India at Middle East countries, kilala ang malutong na street food na pinalalaman na ng karne o gulay. Yan ang tinatawag na samosa. Swak rin yan. Kaya ito sa panlasa ng mga Pilipino? Malutong at lasang-lasang nag-uumapaw na spices. Ang hugis at sulok na pagkain, paborito ng mga kapitbahay nating Arabo at mga Indiano. Ito ang ibinalot sa sarap na samosa. Pero hindi mo kailangan lumipad pa sa India para matikman ang authentic samosa. Dahil sa Mandaluyong City, pwedeng-pwede mo na itong lantakan. We opened the restaurant Annapurna in the year 2019. The main reason is there were very less or no options of an authentic Indian food. That made us give us an opportunity, an idea to start. Sigurado na original ang Indian taste ng mga pagkain dito dahil ang mga chef, kapwa niya mga Indiano. Samosa is one of the staple foods in India. We eat that as an afternoon snack. Some parts of India, it is even used as morning breakfast. Maswerte tayo ngayon dahil ituturo ni na Ramesh kung paano gumawa ng authentic samosa. Una mo nang inihanda ang masa o dough na lalagyan ng palaman. This is the flour which we use. He's now adding salt, ajwain, and now the melted butter. What we call in India is ghee. Unti-unting dadagdaga ng tubig ang mixture hanggang sa makabuo ng malambot na masa. Itabi muna ito ng 5 minuto. Habang hinihintay ang masa, pwede na gawin ang filling. Start with first some melted butter and then the garlic and ginger. Saka igasa rin sa kawali ang siling panigang at coriander seeds. Ihalo na rin ang iba't ibang mga pampalasa gaya ng cumin seeds, coriander powder, cumin powder at garam masala. Add the mashed potato. Ipalaman na sa dough ang ginawang potato filling. Saka iprito sa kumukulong mantika ang pinalaman ng dough hanggang maging golden brown.
Ready to serve na ang samosa. Yum. Nice and spicy. Not as spicy as in India, but yes, perfect for Philippines. The more you have, the more you get addicted to it. Nanggaling ang pangalang samosa sa salitang Persian na sanbosag o triangular pastry. Ang kilalang street food na ito ay dala raw ng mga mangangalakal mula Central Asia at ibinahagi sa mga Indiano noong 11th o 13th century. Sa pagdaan ng panahon, naging paboritong pagkain ng mga Indiano ang samosa. Nahahawig ang samosa sa nakasanayang empanada ng mga Pilipino. Ang kaibahan, may palaman na purong karne o kaya'y purong gulay ito. Pero para mas mapalapit sa panlasa ng mga Pilipino ang pagkain ito, nakaisip ang food content creator na si Mary Kathleen ng recipe na fusion ng Pinoy at Middle Eastern flavors. Sa Pakistan po, tumira po kami doon for 6 to 7 years. Doon po yung nag-work yung dad ko. Yung samosa po, ever since I was a child, yun na po talaga yung favorite snack ko. Sa paggawa ng Pinoy samosa, inuna ni Mary na gawin ang masa o dough. Saka isinunod ang meaty and cheesy palaman nito. Unahin natin yung sibuyas. Pwede mo na rin ilagay yung bawang. Kapag nahalo na ng mabuti, idagdag ang giniling na karne ng baka. Saka ihalo ang patatas. Timplahin ito ng asin at cayenne pepper. After mga 4 minutes, pwede nyo nang ilagay yung mixed vegetables. Ilahok na rin ang hiniwang siling panigang. Pakuluan ito hanggang sa lumambot ang karne at gulay. Kapag luto na, pwede nang ipalaman ang karne sa ginawang dough. Saka ilubog at iprito sa mantika ang Pinoy samosa. Hanguin ito kapag golden brown na. Masarap. Tama lang po. Di naman masyadong maanghang. Ang samosa, huling-huli ang panlasa ng mga Pilipino. Mula sa malutong na balot hanggang sa malasang palaman, talagang mapapasabi ka ng doon tayo sa samosarap. Alam niyo guys, yes. Natapatin ko kayo. I'm such a big fan of Indian food. Eto na yun, kuya. Samosa, burrito ko yan. Okay. Chicken masala, chicken tandoori, ay naku. Lahat. Ano masarap dyan, kuya, sa usawa? Ako, gusto ko lang tsokolate. Ito kulay tsokolate, ano yan eh, chutney. Teka, so matamis to. Yan, manggang yan. Mauna na ako sa'yo, mawalang gala. Ako babasa. Ako babasa. Kahit na, ispend na natin ang show, kumakain tayo. Parang gusto ko ng matamis. Teka, pinasahod yung script, oh. Makasarap. Simulan mo na, may sasabihin ka pa. Tagal ko sa kagatin niyo. Oo nga, ang daming paano nito ni Sir Emil. Ikaw, para ko sa ano. Ate ka lang, pasubo muna. Matalang, pagkasarap. Okay. May tulo ka. Mag-extra na tayo. Kaya kaya. Masarap ko yun. At yan, ang mga balita. Biro lang. Basa na, Emil. Hindi, meron pa. Masarap po yan. Hindi pa po makabasa si Emil dahil puno po ang kanyang bibig. Ayan. Ito na. Okay ka na. Okay. Banal. Mga kapuso, may inihirit na taas pasahe sa LRT 1. Paspasan natin yan at iba pang mga mahalagang balitang dapat alam mo. Higit 5 pisong taas pasahe sa LRT 1, hiling ng Light Rail Manila Corporation. Ang kasalukuyang 11 pesos na minimum fare sa LRT 1, gusto raw nilang gawing 16 pesos and 46 centavos. Ang kasalukuyang pisong dagdag kada kilometro, gusto nilang gawing 1 peso and 50 centavos. Pero paliwanag ng Light Rail Transit Authority, hindi ito ang otomatikong papayagang halaga ng taas pasahe. Atraksyon sa Baguio City na kung tawagi Stone Kingdom, ipinasara ng LGU. Ayon sa Baguio City Government, bukod sa walang business permit, wala ring building permit ang atraksyon na binuksan sa publiko noong May 2021. Susunod naman ang pamunuan ng Stone Kingdom sa kautusan, ayusin na raw nila ang kanilang permit. Sa oras na makumpleto ang requirements, muli daw silang magbubukas sa publiko. Samantala, Nepal, niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. 6 patay kabilang ng 4 na bata sa pagguho ng ilang bahay. Hindi po bababa sa 2 ang nawawala. Patuloy ang rescue operation ng mga otoridad. Naramdaman din ang pagyanig sa New Delhi sa India. Palawan is certified heaven on earth. Tinanghal itong most desirable island sa buong mundo sa 21st Wanderlust Travel Awards.
Nakamit naman ang Dive 7 program ng Tourism Central Visayas Office ang 6th place para sa Wanderlust Sustainability Initiative category. Ang prestigyosong Wanderlust Travel Magazine ay isa sa pinakamatagal ng United Kingdom-based travel magazine na nangunguna sa sustainable travel. Nitong Hunyo, napasama naman ang Pilipinas sa 40 Most Beautiful Countries in the World ng Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards. Dahil yan sa pambihirang cave system ng Puerto Princesa Underground River, Chocolate Hills sa Bohol at panoramic views ng Banaue at Cordillera Rice Terraces. Exotic food ang ating itetake it away today dahil ang main ingredient, kuliglig o cricket. Alamin natin kung paano pinaparami ang kuliglig sa Laguna at sino-sino ang kanilang suki. Kung nakakatulig sa marami ang huni ng kuliglig, sa Victoria, Laguna, patok na negosyo ang pagpaparami ng edible crickets o kuliglig. Nagsimulang mag-alaga ng kuliglig ang pamilya ni Krishna noong 2019. Kuya ko kasi talaga yung nagawa ng research tungkol sa cricket as human consumption. Tapos from there, naghanap na lang din talaga kami ng market. Ang kanilang puhunan umabot daw ng 100,000 pesos. Parang nag-start kami ng 3 boxes daw. So, 3 boxes sa 10,000. Nag-start kami ng 30,000 crickets. Ang kanilang suki, mga kainan ng exotic food sa Southern Luzon. Nang unti-unti nang lumuwag ang pagninegosyo sa gitna ng pandemya, balik sigla na ulit ang pagpaparami nila ng kuliglig. Ang regular namin pinapakain, dahon yung saging, gumagamit din kami ng feeds for boosters. Pagdating sa water, lagi lang siyang may tubig. Make sure lang na yung tubig niya is low enough or mababa lang yung tubig para hindi sila malulunod. Tuloy-tuloy lang daw ang pagpaparami ng kuliglig. Hindi raw kasi nito kailangan ng malaking espasyo. Sustainable yung farming niya. Pagdating naman sa food, make sure lang na meron silang laging food. Kasi kung hindi, baka magkainan din sila. Let's make sure na yung mga stock culture or yung mga insekto na gagamitin mo para magpadami ay malinis, safe, wala siyang chemical residue kasi kukolektahin mo siyempre sa wild or posible naman bumili ka sa mga existing na nagpapadami nito. Sa loob lamang ng 4 na buwan, pwede nang pagkakitaan ang mga kuliglig. Ang specialty ni Chef Jerome, sweet and spicy crickets. Simple lang ang ingredients, asukal, cornstarch, carrots, asin, at chili flakes. Painitin natin yung pan and then oil. At kapag mainit na yung mantika natin, maaari natin ilagay ang ating cricket. Bago lutuin, kailangan munang ibabad sa tubig ang mga kuliglig. Wala na rin tinatanggal na parte dito. Iprito muna ang mga kuliglig at isunod ang sauce. Yan, umpisa na natin yung paggagawa ng ating sweet and spicy sauce. Una, maglagay lang tayo ng konting tubig. Ilagay na natin yung ating asukal. Tunawin ang asukal sa tubig bago ilagay ang chili flakes, asin at carrots. Para mas mapaganda pa yung consistency ng ating sauce, optional naman siya pero mas maganda lagyan natin ng slurry or yung water and cornstarch mixture. Kapag lumapot na ang sweet and spicy sauce, pwede nang ihalo ang prinitong kuliglig. After 15 minutes, ready na ang sweet and spicy crickets. Ang lasa? Parang popcorn po ganun. Pero matamis. Medyo ano yung loob? Malaman. Sarap siya. Dapat alam mo na ang kuliglig na kilala rin na kamaro sa Pampanga, matagal nang kinakain bilang snack o chicha. Kinakain talaga siya. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Kinakain lang siya, for example, kapag sila ay naging peste. So, ang ginagawa ng farmer to control them, niluluto sila. Yun yung tinatawag na kamaro. Pero they are collected in the wild, they are not farmed. Ang crickets, kapag tinignan, talaga namang hindi mo akalaing pwedeng kainin. Kapag iyo daw itong natikman, masasabi mo ring, crickets, so crunchy! Huni pa lang ng kuliglig, tila nag-iimbit na ng subukan itong tikman at pagkakitaan. Ako si Nico Wahe, at yan ang kwentong dapat alam mo. Hindi lang po tayong humans ang excited na mag-travel ngayong nagluwag na ang pagbiyahe, kundi pati ang ating pets. Pero ano bang requirements kung kasama ang fur baby sa biyahe? Required ba ang tinatawag na pet passport? Alamin natin. And someone, yeah, what happened to your
surprise yun. Pasyal-pasyal kapag may time. Wala kayo sa mga asong ito. Hindi lang basta na masyal, nag-migrate pa sila ha? Para sa pet parents na curious dyan, pet traveling. Ganito yan. Meet Dex, ang cute na dachshund na bumiyahe from Davao to Ohio, USA. Nitong Setyembre, sumakay sa aeroplano si Dex at bumiyahe ng kulang 24 oras. Napakalayo kasi nung binahe namin eh, kasi galing kaming Davao City. That was actually the toughest part. You have to make sure na makakasakay si Dex dun sa flight or else mamimiss niya yung flight from Manila to LA. Sitting pretty pa nga itong si Dex dahil kasama niya si Kela sa loob ng plane. Nax, behave ha! They have to be well prepared, they have to be healthy, and be fit for the long travel. Ang Golden Retrievers naman na sina Claus at Maze, nakabuo na raw ng pamilya sa Canada. Na-experience na rin nila ang iba't ibang season sa bansa mula nang dalhin sila niyan. I saw some videos of people bringing pets from Philippines to Canada. So I think yun yung nagpa-encourage sa akin to pursue my Canadian dream with my dogs. Halos isang buwan daw ang inabot para makompleto ang travel papers ng kanyang mga alaga. Para siyang tao, the difference is depende siya sa weight and sa measurement ng dogs mo. Hindi mo kasi malalaman kung how much yung cost ng ticket nila not until the day of the travel. Yung weight ng cage, kasama siya sa babayaran mo. Dahil may kalakihan ng kanyang pets, sa cargo o baggage area ng aeroplano sila nakapwesto. I paid about 40,000 pesos for both of them. Yung last leg ng flight namin, hindi kami pinabayad. Nilibre sila. Ayon sa Bureau of Animal Industry, ang top 3 countries na puntahan ng mga pet parents kasama ng kanilang mga alagang aso at pusa ay USA, Canada at South Korea. For the general requirements po ng export, ibig sabihin papalabas yung ating dogs or cats. Ito ay nire-require natin ng veterinary health certificate na galing sa private clinic or sa local government unit. Dapat nakakomply sila with the template na binigay ng Bureau of Animal Industry. Pangalawa po ay kailangan po nilang magpakita ng vaccination records kung saan nakastate po doon kung kailan nabakunahan yung aso or pusa ng anti-rabies. Mayroon ding specific requirements depende sa bansang pupuntahan. Sa USA, bukod sa mga nabanggit, kailangan mag-apply ng CDC import permit, microchip, at rabies titer test result. Kapag nakompleto ang mga ito, saka makakakuha ng export permit. Parang permit na inaalaw natin yung isang dogs or cats na lumabas ng bansa. So this is free, so wala siyang bayad. We issue here in NAIA 24 hours before your flight, pero pwede rin kayo makakuha ng advance doon sa ating National Veterinary Quarantine Service Division located sa BAI Central Office. Ready to fly na ang inyong mga alaga. Dito sa Pinas, may nauusong pet passport rin para mas madaling makita ang vaccination records at details ng inyong pet. Hindi naman ito required, pero mas feel mo raw ang pag-travel with your pet, di ba? Ang gastos o cost for travel ng mga alaga natin nasa requirements process at mismong airfare. Depende sa airline na inyong sasakyan. May limit din ang mga airline kung ilang aso o pusa lang per flight ang pwedeng isakay, lalo sa cargo para masiguro din na safe at comfy sila. Kung wala itong rabies titer test result, usually umaabot po ng 40 to 50,000. Kapag may testing which is requires the rabies titer test, yung ating common na mga exporter ay inaabot ng 150 to 200,000. May mga reasons din po tayo kung bakit na hindi na-allow or na-deny yung pag-issue natin ng issuance ng export permit. First ay kapag hindi sila compliant with the requirements. Pangalawa, kapag may nakita tayong mga violations, like for example, fake yung kanilang mga requirements na sinasubmit. Ang ating mga alaga, bahagi na ng pamilya. Kaya naman, nakatutuwang makitang kahit saan man mapunta, kasama sila. Walang iwanan, ika nga. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo! Patay ang 7 taong gulang na bata sa Nagkaroon, Laguna matapos ilang beses na tuklawin ng isang kobra. Ayon sa ilan ng bata, natutulog sa loob ng kanilang bahay ang biktima. Nang pasukin at tuklawin ng kobra, nang silipin nila ang bata, lumuluha na raw ito ng dugo. At may mga marka ng tuklaw na isugod pa sa ospital ang bata pero idineklarang dead on arrival. Ang ahas naman nakitang nagtatago sa ilalim ng refrigerator at napatay ng mga kaanak ng bata. Sa Sabado po, mga kapuso, nakatakdang ilibing ang bata. Nagbigay rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima. Payo naman ng mga pulis
linisin ang kapaligiran at tabasan ang damo sa paligid ng bahay para hindi mabiktima ng ahas. Huli pero hindi kulong at hindi kayo mga kapuso ang tinutukoy ko ha, dahil isang pulis ang nahuling patok sa TikTok. Siya ang 25-year-old dancing police na si Action PNCO Julius Rael mula sa Pastrana, Leyte. Aba, ang trending na sayaw sa TikTok, mukhang si Sir ang nabiktima. Viral ang kanyang dance cover ng Vietnamese hit na Si Tin at umabot na ang kanyang video sa mahigit 2 million views. Marami namang netizens ang natuwa dahil matigas man kapag naka-uniforme. Malambot naman daw pagdating sa sayawan. Oh. Ang astig na pulis na yan, abay sasangguni sa ating ngayong gabi. Makakasama natin si Action PNCO ng Police Regional Office 8 na si Julius Rael. Huh? Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po, Kuya Kim. Yes, sir. Ang lambot niyo pong sumayaw. Saan niyo natutunan yung mga dance moves? Maraming salamat. Saan mo natutunan yung mga dance moves mo? Matagal ka na ba sumasayaw? May grupo po ako during my college days po, Kuya Kim. At napansin ko medyo borta-borta ka rin. Mahilig ka rin sa gym, no? Grabe. Ayaw po, nag-workout din po. Sir, ito po ba yung mga kasamahan nyo ba sa estasyon? Nahawahan nyo na rin ba sa pagti-TikTok? Ayaw po, tinuturuan ko po din po silang sumayaw para po ma-release po yung stress namin. Alam mo, Sir Julius? Kasi po, dito po sa Eastern Visayas, sabi po ng aming regional director na si Police Brigadier Romel Francisco Marbil, dito sa Rion Otso, gusto ng police, safe at happy kayo. Alam mo, Sir Julius, talagang hiling namin ni Pat na sumayaw. Pwede ka ba namin sabayan sa iyong pagsayaw? Ay, okay po. O game. Let's go! 5, 6, 7, 8! Say food em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 say food em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 tình. Oh, napakalambot ha. Wow, madali na say. Kahit na lapas po tayo sa time, okay lang po. Salamat, marami, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Ito naman po, nahuli ka mang pambabato ng itlog kina King Charles III at Queen Camilla sa gitna ng kanilang tour sa Northern England. Apat na itlog ang nakitang binato kina King Charles at Queen Camilla habang nakikipagkamayan at bumabati sa mga residente roon para sa isang ceremony. Hindi naman tinamaan ng hari, kaya pinagpatuloy pa rin nila ang engagement. Isang protester naman ang inaresto ng pulis pero hindi niya sinabi kung siya ba ang nambato ng itlog. Nagtutour si King Charles sa Northern England nang mangyari ang insidente. Paskong-pasko na po ang vibe sa isang pasyalan sa San Fernando, Pampanga. Ang buong compound hindi lang nagniningning sa dami ng ilaw, maaaliw ka rin sa iba't ibang pamaskong palamuti tulad ng candy canes at giant Christmas balls. Ang isang gusali naman tila malaking regalo na binalutan ng higanting punang laso. Tiyak na perfect spot ang pasyalang ito para sa mga pamilyang gustong mag-bonding. Bukod kasi sa magandang view at sariwang hangin, marami rin ang mapagpipili ang kainan. Paalala ng mga otoridad sa publiko, sundin pa rin ang minimum health protocols. Dapat alam mo na ang San Fernando, Pampanga ang tinaguriang Christmas capital of the Philippines. At yan ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas, 5:30 ng hapon. 45 days na lang, Pasko na. Tandaan, wagi ang may alam. Kaya dapat... Alam mo!